Hello mga ka-Jimmy, welcome back sa channel ko. So nandito tayo sa labas kasi gagawa tayo ng parallel bar dips, yung DIY lang. May nakita ko sa Shopee, kaso mahal eh. Share ko lang din to para sa mga ka-Jimmy natin, para kahit pa paano mayroon tayo equipment sa bahay, makapag dips tayo or inverted row, may magamit tayo kahit pa paano. ECQ pa rin kasi tayo hanggang ngayon eh, so medyo matatagalan pa yung pagbukas ng mga gym. Kaya kahit pa paano gawa tayo paraan, kasi gusto naman natin may paraan eh, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Kaya gagawa na lang muna tayo ng DIY. So parallel bar dip siya. Pwede tayo mag dips doon tsaka inverted row. Mga ka-Jimmy, ano lang naman to, gawa lang naman sa kahoy to tsaka sa tubo. Yung pinili ko is yung kahoy is pang base, then yung handlebar ko is yung tubo. So marami namang kahoy sa amin, naghanap lang ako ng mga gamit din sa bahay. Okay mga ka-Jimmy, ito yung gagamitin natin. So ito yung magiging body nya. Actually kahapon kasi pinutol ko na siya, kumbaga ngayon na-assembling ko na lang siya. Lalagyan ko na lang siya ng base sa ilalim. Ito yung pinakakatawan. So makikita nyo may buta siya sa loob. Binutasan ko na rin yung kahapon. Then diyan kasi natin ipapasok tong tubo. Parang ganyan, yan. Pasok natin. Yan, okay. So dalawa siya. Sa kabila naman tong isa. Then partner yan. So dalawa rin. Ito yung isa pa. Kasi gagawin natin siyang parallel bar dips eh. So itong mga to, ginawa ko lang to sa bahay namin. So wala akong ginastos dyan. Siguro yung sa pako, kasi kulang kami sa pako eh. Bali yun mga ka-Jimmy, yung mga gagamitin natin. So, parang dalawang, apat na 2x2, dalawang tubo. Then additional na kahoy na lang para sa base niya, para magpantay lang yung ano niya, kumbaga yung stand niya, para mag-balance siya na nakatayo. Tara, gawin na natin. Yo mga ka-Jimmy, so time out lang muna tayo. Wala talaga akong talent sa pagpukpuk. So tawag muna tayo rescue. Tawagin ko lang siguro yung papa ko. Papatulong na lang ako. Tawagin ko lang yung papa ko. Balik muna ako sa bahay. Mate, andito na yung rescue natin. Ayan. Yeah. So assist na lang natin. Kasi assemble na lang naman yan eh. Okay. Ito na yung magiging katawan niya. Yan, then ito yung base. Pero dadagdagan pa natin to. So dalawaan siya, kabilaan. Tsaka once na naging, nakabit na siya, yung parang ganun o. Yan, parang ganyan. Lalagyan pa natin siya ng brace para mas matibay. Hindi siya gumalaw-galaw. So pinakita ko lang muna to para mas makasunod kayo sa procedure. So dadagdagan pa natin yung base niyan. Tapos lalagyan pa natin ng brace. Then kakabit natin yung bakal. Ayan, yung tubo. Okay mga ka-Jimmy, ito na yung isang pair ng parallel bar dips natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung handle natin. So kung nakita nyo na kanina yung dinemo ko na kahoy, yung may butas, ito siya. Diyan ko pinasok yung bakal. Tapos mga ka-Jimmy, ito yung base nya. Then yung sinasabi kong brace, ito, para hindi siya maalog kapag ginamit natin. So ayan siya. Ayan yung isa. So hintayin natin pa matapos yung isang partner niya, kasi kabilaan yun eh. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Then gamitin natin siya. Check natin yung durability tsaka yung quality nung ginawa natin, kung safe ba siya. Okay mga ka-Jimmy, tapos na yung ating DIY parallel bar dip. So check natin yung quality niya tsaka yung durability niya, kung safe ba siya gamitin. Inabot na tayo ng tanghali, eh no, ang init. Hintay lang din muna natin yung tropa ko, kasi para dalawa kaming gagamit.
natin, matry namin parehas kung okay ba siya, tsaka makapagbigay siya ng comment sa ginawa natin na DIY parallel bar dips. Ayun nga mga Jimmy, tapos na yung ginawa natin. Tsaka na testing na natin siya. So, okay naman siya, matibay naman yung bakal niya. So, kayang-kaya niya yung weight natin. Doon lang sa video kanina, medyo maalog. Kasi hindi lang pantay yung lapag, kaya medyo maalog siya. So, sa durability, okay naman, matibay naman siya. So, habang ECQ, pwede na natin siya magamit as for dips at saka inverted row. Kasi, nasa bahay lang naman tayo. At least, may gamit tayo, diba? Hey mga ka-gymmate, hanggang dito na lang ulit tayo. Sana may natutunan kayo sa aking video at huwag kalimutan mag-subscribe ha. Bye-bye!